Si Benjamin Garcia o mas kilala sa tawag na Ben Tumbling ay isinilang noong June 7, 1957 sa Dampalit, Malabon. Sa Malabon nagsimula ang kasaysayan ni Benjamin Garcia alias Ben Tumbling. Nakuha ang alias ni Ben na Ben Tumbling dahil sa husay nito sa pagtumbling na lalong nahasa dahil sa pagiging stuntman nito na sa kalaunan ay nagamit niya upang makaiwas o makatakas sa kamay ng mga pulis. Dahil sa hindi sapat ang kinikita niya at minsan ay matagal siyang mabigyan ng proyekto bilang stuntman, ay napilitan siyang pumasok sa mga illegal na gawain. Nagsimula siya sa pagnanakaw at pang-hold up. Dahil dito ay kinatakutan si Ben sa kanyang mga gawain. Naging mailap si Ben sa mga pulis, mabilis itong nakakaiwas dahil sa mga posibilidad na maaaring mahuli siya dahil sa mga timbre ng kanyang mga kadikit na pulis. Kadalasan sa mga ninanakawan ni Ben ay ang mga nakaparadang sasakyan. Pinapasok niya ito at kinukuha ang mga pwedeng mapakinabangan. Dinadala niya ito o binibenta sa isang lugar na protektado ng kadikit niyang pulis. Binibenta niya ito sa murang halaga, kapalit ng proteksyon at timbre ng mga kadikit niyang pulis. Napag-isip ni Ben na magsolo, ngunit kalakip nito ang pagkawala ng kanyang proteksyon at timbre galing sa kanyang mga kadikit na pulis. Ikinagalit ng mga pulis ang pagsasolo ni Ben. Dahil sa alam ng mga ito, ang galawan ni Ben ay madali nila itong nahuli. Dito ay nakaranas si Ben ng sobrang masamang trato at maging ang maselang bahagi nito ay pinakailaman. May mga nagsasabi na maging ang asawa ni Ben ay pinakailaman ng isa sa mga pulis na labis na ikinagalit ni Ben. Dahil sa mga nangyari, namuo ang pagiganti at labis na galit sa isipan ni Ben. Sa paglaya ni Ben, tinuon niya ang sarili sa mga illegal na gawain nito at lalo pang pinalawak. Nasangkot siya sa sunod-sunod na pagkakadisgrasya ng mga pulis. Tinatayang 7 kada buwan ang bumabagsak sa kamay ni Ben. Sinasabing ito daw ang mga nagpahirap kay Ben at nagsamantala sa asawa nito. Matinding pamamaraan ang ginawa ni Ben upang mapasakamay niya ang kanyang biktimang pulis. Minsan ay nagpapanggap itong tindero at jeepney driver. Kapag siya ay nakakita ng pagkakataon ay walang habas niya itong itutumba. Sa kabila ng mga masasamang gawain nito ay pinamimigay niya at itinutulong niya ang mga kinikita nito sa mga illegal na gawain nito sa kanyang mga kaibigan, pamilya at maging sa mga kalugar nito na nangangailangan dahil dito ay marami ang nagmahal sa kanya. Maagang nawala ng asawa si Ben kaya ang buong oras na pangungulila ni Ben ay sa isang disco bar niya nilalaan. Dito ay may nakilala siyang isang babae, isang GRO, guest relation officer o isang bar girl. Madaling nahulog ang loob ni Ben dito kaya napadalas ang pagdalaw niya sa nasabing disco bar at ang impormasyong ito ay nakarating sa mga pulis Malabon. Binuo ni General Narciso Cabrera ang isang grupo ng mga pulis na huhuli at tutuldok sa pamamayagpag ni Ben. Ito ay tinawag na Special Mission Group o SMG na pinamumunuan ni Captain Ernesto Jocno. Agad na nagmanman ng mga ito sa nasabing disco bar, ngunit ilang araw ang lumipas walang Ben ang lumitaw. Dahil dito ay nagtanong ang mga pulis sa mga empleyado ng bar at dito nila makikilala ang babae na madalas dalawin ni Ben. Nag-offer sila ng malaking halaga sa nasabing babae upang kutsabahin nito. Tinanggap naman ng babae ang alok ng mga pulis. Pinapunta ng babae si Ben sa bar. Dito ay sinabi ng babae na maghintay ito sa isang tindahan malapit sa bar. At dito ay biglang ginulantang ng mga pulis si Ben. May dalawang bersyon ng pagkamatay ni Ben. Una, ang bersyon ng mga pulis. Ikalawa, ang bersyon ng mga kapamilya ni Ben. Base sa bersyon ng mga pulis ay noong makita nila si Ben sa isang tindahan ay hindi na nila ito pinaporma. Dito ay pinaulanan nila ng bala si Ben. Pero nagawa pa nitong magpaputok at tinamaan sa paa ang isang pulis. Base sa lumabas sa pahayagan ay ikinuwento ni Lieutenant Edgar Imao kung paano o ano ang eksaktong nangyari sa engkwentro nila kay Ben. Base naman sa version ng mga kapamilya ni Ben, ay nagbaril ito sa sarili noong malaman nito na pinaliligiran na ito ng mga pulis. Ibinahagi ng kapatid ni Ben na dinidiin daw nito na hindi ito papahuli ng buhay at naniniwala ito na kapag sinabi ni Ben ay gagawin nito. Naniniwala ang pamilya ni Ben na iisang bala mula sa sentido na galing mismo sa baril ni Ben ang tumapos ng lahat. Noong araw ng libing ni Ben ay libo-libo ang nakipaglibing na ikinagulat ng marami. Sa dami ba naman ang natulungan at nagmamahal kay Ben? Mula sa puntod ni Ben ay may nakalathalang tula na binaboy ng mga taong walang magawa.
Si Asyong ay kilala bilang kingpin at pinagharian niya ang isang kilalang lugar sa Kamaynilaan. Ito ang tondo na kinatatakutan noon hanggang ngayon dahil sa mga naglipa ng halangang kaluluwa at mga gang na nagkalat dito. Si Asyong ay leader ng isang gang na may mga tapat na miyembro. May tinatayang apat na hideout si Asyong. Ito ay Sakyapo, Tondo, Binondo at Pier. Si Asyong ay laging inuugnay sa mga kasong illegal possession of firearms, murder, pagbebenta ng baril, pangunguha ng koleksyon sa mga negosyante at iba pa. Ganun pa man, hirap pa mga kapulisan na mahuli si Asyong. Sa kabila ng kanyang masasamang reputasyon ay tinitingala at tinuturing siyang bayani ng kanyang mga kalugar. Binansagan pa nga siyang Robin Hood ng Tondo at kinilala bilang hari ng Tondo. Lalong nakilala si Asyong dahil sa madalas na paglabas ng pangalan nito sa mga balita sa pahayagan. Dahil na rin siguro sa kabi-kabilang kaso na kinasangkutan nito. Ngunit sa kabila ng mga illegal na gawain ay tinutulong naman nito ang mga kinikita nito sa mahihirap. Kaya siguro hirap pa mga kapulisan mahuli si Asyong dahil kakampi nito ang taong bayan. Alam naman natin na ang Tondo ay maraming naninirahan dito, masikip ang lugar at buo ang respeto ng mga tao dito kay Asyong. Base sa mga taong nakasubaybay sa mga panahong iyon, ay nagdadalawang isip ang mga kapulisan na pasukin ang Tondo. Sa katunayan nga ay hindi pa nga nakakapasok sa Tondo ang mga kapulisan ay nagawa na ni Asyong makaiwas. Ang unang lugar na hinawakan ni Asyong sa Tondo ay ang lugar ng Angustya. At dito na buo ang grupo ni Asyong na tinatawag na Angustya Gang. Maraming kalaban ng grupo ni Asyong dahil pinanghihimasukan ng grupo ni Asyong ang mga grupo o gang na nagmamalabis sa mahihirap. Dahil dito ay lumawak ang nasasakupan ni Asyong at sa kalaunan ay pinagharian niya ang Tondo, bagay na naging dahilan kung bakit tinawag siya na hari ng Tondo. Noong 20 anyos si Asyong ay nahuli siya ng mga pulis sa kasong illegal possession of firearms, hinatulan ng 6 na taon ng pagkakakulong. Sa loob ng kulungan ay nagbangga ang landas nila ni Angel Sapanta Tuason, leader ng isang gang at kilala sa tawag na Boy Sapanta. Pinabagsak noon ni Asyong ang grupo ni Boy Sapanta, kaya malaki ang galit ni Boy Sapanta kay Asyong. At ito na ang hinihintay na pagkakataon ni Boy Sapanta para gumanti kay Asyong. Todo ang pag-iwas ni Asyong kay Boy Sapanta na humantong sa pagsugat nito sa kanyang sarili at sinugod ito sa ospital. At sa hindi malamang dahilan ay nakataka si Asyong. Sa pagkakulong ni Asyong ay humina ang grupo nito at yun naman ang paglakas ng grupo ni Carlos Capistrano na kilala sa tawag na Totoy Golem. Sa pagbalik ni Asyong ay muli nitong binangon ang grupo niya, bagay na nagbunga ng pagbabanggaan ng grupo ni Asyong at Totoy Golem. Naging motor silang magkaaway at ang kanilang teritoryo ay pinagigitnaan na isang tulay na kahoy sa may Coral Street. Masyadong mainit sa mata ni Totoy Golem si Asyong. Noong minsan nagpagupit si Asyong sa isang barbershop ay pinagbabaril si Asyong ng mga tao ni Totoy Golem. Dahil sa aganapang ito ay namatay ang barbero na malapit kay Asyong. Ito ay labis na ikinagalit ni Asyong. Noong gabing iyon ay nilusob ni Asyong kasama ang grupo niya ang lungga ni Totoy Golem. Maraming bumagsak na tao ni Totoy Golem, ngunit nagkataon na wala si Totoy Golem sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang araw, namataan ng mga tao ni Asyong si Pepeng Hapon na tila may hinaabangan. Isa si Pepeng Hapon sa pinagkakatiwalaang tao ni Totoy Golem. Noong makita ni Pepeng Hapon si Asyong, ay biglang aktong bubunutin nito ang kanyang baril, ngunit naunahan siya ng mga tao ni Asyong sa pagbagsak ni Pepeng Hapon. Ay siyang paglapit ni Asyong. Dito ay tinapos ni Asyong ang buhay ni Pepeng Hapon. Isang binyagan sa Rica 4th Street, Tondo, ay parehong kinumbida si Asyong at Totoy Golem bilang ninong ng batang bibinyagan. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ang mortal na magkaaway. Dito ay humingi ng tawad si Totoy Golem kay Asyong na ikinugulat naman ito. Dahil dito ay nagtakda sila ng pagpupulong o pag-uusap upang ayusin ang mga gusot ng dalawang grupo. Sa isang bahay sa Coral Street malapit sa tulay na kahoy ay nag-inuman ang dalawang grupo. Makalipas ang ilang saglit ay pinalabas nila ang kani-kanilang kagrupo upang makapag-usap ng maayos ang dalawang leader ng kani-kanilang gang. Biglang tumayo si Totoy Golem na animoy sumuka malapit sa tindahan, ngunit lingid sa kaalaman ni Asyong. Ito pala ay senyales para kay Ernesto Reyes alias Erning. Dahil dito ay biglang pumasok si Erning at binaril si Asyong. Pinaniniwalaan na na-double cross si Asyong dahil lang inakala niyang kaibigan na si Erning
ay ito pala ang tatapos ng kanyang buhay. Napagalaman na si Erning pala ay tao ni Totoy Golem. Base sa pahayag ni Erning na aksidente ang pagkamatay ni Ashong dahil habang pinaglalaruan niya ang kanyang baril at isa sa mga tao ni Ashong ay aksidente itong pumutok at tumama kay Ashong. Ang pahayag na ito ay walang basehan. Si Ernesto Reyes alias Erning ay namatay sa kamay ng isang miyembro ng Gris Gan Gang na malapit na kaalyado ng grupo ni Ashong. Samantala si Totoy Golem ay sikat na sikat noong panahong iyon. May mga nagsasabi na namatay si Totoy Golem sa kamay ng mga pulis na sumita sa kanya dahil sa dala nitong bayong na pinagdududahan na may baril. Yung akmang bubunutin ni Totoy Golem ay naunahan siya ng mga pulis at pinaputukan siya. May mga nagsasabing political issue ang ikinamatay ni Totoy Golem. Sinasabing pinapatay talaga siya.